Alam mo naman kung anong mga klaseng trabaho ang kinatrabaho ko. Magtatabas ng lugang, magbubuhat ng mga kilaban. Hindi ko alita na yan dahil ang iniisip ko, ikaw, gusto ko yung makatapos ka lang sa pag-aaral mo. Kaya yung sinabi ko sa'yo, na pag hindi ka pumasa dyan sa exam mo na yan, kalimutan mo na nga akong tatay mo. Magandang umaga po sa mga kaibigan ko dyan. Sa sulok ng mundo. Shout out dyan sa mga kaibigan. Sa Canada, yung mga kamag-anak ko dyan, yung mga kaibigan ko. Okay. Sa Saudi, mga classmate ko dati, high school, mga kaibigan. Sa Australia, yung mga kumpare ko dyan, yung dating PBA player, parang Danny Salvador. Sa Amerika naman, yung apo ko, tsaka yung anak ko, yung mga kamag-anak ko dyan, at kaibigan din. Dubai, yung mga kaibigan, kapit-bahay ko. Sweetheart ko. Gusto kayo yan. Sana mapanood nyo itong, mapanood nyo itong konting kasayahan namin dahil kami ay naiinip. Ito man lang ay makapagbigay ng konting kasayahan sa inyo hanggang habang nandyan na kayo nang hindi kayo naiinip. Sana panoorin nyo rin ito. Isang araw, may kumatok sa pinto ano kumare. Pagbukas ng pinto, nabungaran niya yung kumare niya. Uy, pare, sabi niya. Gusto ka na. Tagal tayong bilang-bita. Buti naman, naalala mong pasyalan ako. Oo, mare. Talagang kagabi pa eh, nasa sa isip na kita na pupuntahan kita eh. Ngayon, kailangan pupuntahan ka. Ay, ganun ba? Ano ba na pag lilingkod ko sa'yo kumari ko? Eh, pwede bang dito muna ako tumira sa inyo? Ba? Anong nangangailangan ng upan yun? Eh, pwede naman. Ano ba problema dito ka tumira? Pwede. May magkakilala naman tayo. Eh, bakit ba? Ano ba ang problema mo? Ba't biglang naglayas ka ata sa inyo? Eh, mabigat eka problema kumari. Kasi eka, naalaman na eka buntis ako. Pinalayas ako sa amin. Ganun ba? Sabi niya. Eh, pero dapat ay ka, doon ka tumira sa nakamunti sa'yo. Dapat doon ka tumira sa nakamunti sa'yo. Sabi niya, dapat lang naman yun. Oo nga eh. Eh, andyan ba si pare? Nakamunti sa'yo. Andyan ba ka si pare? Hindi na nakamunti. Natulala yung kumari, hindi na nakapagsalita. Hindi lang madiretsang si pare ka nakabuntis sa akin. Kana! Hindi na nakapagsalita. Director, cut mo. Ayan dyan ba yung kasi pare? Isang araw eh, nag-uusap yung mag-ama. Pinagagalitan nung tatay yung anak. Anak, kaya ka, alam mo naman ay ang buhay natin ay mahirap lang naman din tayo. Wala naman akong maipamamana sa iyo na anumang bagay pa, lupa, pera, wala naman akong maibibigay sa iyo dahil alam mo naman ang mahirap lang tatay mo. Maliban lang ay kasi isang bagay na gusto kong mangyari, mag-aral kang mabuti. Kaya kasi sinisikap ko kahit ako yung nagpapakumpala para kumita ng kote, para maigustos ko sa pag-aaral mo. Kaya wag na wag mong sasayangin yung pagkakataon na ako malakas pa at kaya ko pa maghanap buhay para sa iyong pag-aaral mo. Kaya pilitin mo makatapos ka ng pag-aaral mo. Eh nga ikatatay yung problema, bukas nga po ay may exam kami. Kailangan ko nga po ng pabayad, kule. Alam problema na, gagawin ko ng paraan yan. Sugdulang, nangutang ako sa boss ko. Bayaran ko na lang sa susunod para lang may tulong ko sa kailangan mo, sa matrikula mo, sa pag-aaral mo, para huwag lang masira. At ito naman ang isang hiling ko sa iyo. Ipangako mo naman na pumasa ka dyan sa exam mo. Kailangan naman eh makapasa ka lang. Hindi ko naman hinihingi sa iyo. Kailangan mataas na mataas yung grado mo. Importante pumasa ka para mo napatapos ka. At ito, tandaan ko, pag hindi ka pumasa dyan sa exam mo na yan, kalimutan mo na ako ang ama mo.
Malakas ang diyan. Mabigat naman yung ano sa anak ko. Ako eh kay patawarin mo kung ngayon lang ako magsasalita sa inyo ng ganyang kabigat. Kasi anak, sa totoo lang, hirap na rin ang katawan ko sa pagpapa-upa para lang kumita. Eh, alam mo naman kung anong mga klase trabaho ang kinatrabaho ko. Magtatapas ng yuga, magbubuhak ng mga kilaban. Hindi ko alita na yan dahil ang iniisip ko, ikaw, gusto ko yung makatapos ka lang sa pag-aaral mo. Kaya yung sinabi ko sa'yo, na pag hindi ka pumasa dyan sa exam mo na yan, kalimutan mo na nga akong tatay mo. Di, hindi sumasagot yung bata. Siguro, iniisip niya pagkunti yun. May laman yung mga binitawang salitaan ng tatay. Kinabukasan, umasok na yung bata. Nagbayad na siya sa... Regula. Ano? Oh. Tapos, nakatake siya na exam. Kasi, binigyan niya sa resibo. Kasi ganyan sa school namin. Pag wala kang resibo, hindi ka pa permit. Kukuha niyo ng exam, wala kang permit. Eh, may hawak na siya permit. Nakapagbayad na siya. Nagtake na siya na exam. Nung hapon, huwi na. Sabi nung ama, anak, kumusta naman yung exam mo? Anong resulta? Anong resulta? Ngayon namin ang sumagot yung bata. Ba't, sino ka ba? Pangalan mo. Ay, di ba sinabi ng tatay maliwanag, pag hindi ka nakapasa sa exam mo, kalimutan mo na ako tatay mo. Ibagsak ko. Ibagsak ko. Eh, tumating. Isang punto ko nag-ganakit. Sino ka ba? Kalimutan mo talaga.